Morning. Regarding the fluvial precession, what's our plan if the weather will not be fair for this time Saturday? Yes, sir. No. Yun nga po. In our fluvial precession, in-expect natin as per weather forecast po natin na magiging maulan yung ating weather condition that time. We have alternative po kasi, ang intention ng fluvial precession is to go around passing area from Muele Wharf. No? So kung magkakaroon po ng weather disturbance at zero visibility or poor yung visibility that moment in ikot dun sa passing area, from Muele Wharf, diretso na po siya sa Pier 1 para i-disembark po natin yung image. And for information din po pala, yung pong fluvial precession will start by 0:00 hotel, alas 6 ng umaga. And then ang intention po natin is matapos siya hanggang alas 8 ng umaga. Dapat yung image po natin na ibaba na natin sa Pier 1 because by 9 a.m. there will be going to have a mass in the Basilica po. So from 8 to 9 a.m. i-proposition po yung image ni Santo Niño from Pier 1 going to Basilica. So ganun po sa ring intention. And then by in addition po dun sa preparation natin, no, and for the information din po of everybody, sa alas 4 po ng umaga, sarado na po ang Mactan Channel. Ano pong ibig sabihin nun? Wala na pong makakalabas o makakapasok na vessel. So lahat po ng magpa-participate sa fluvial precession, dapat po before 0400 hotel, alas 4 ng umaga, nasa loob na po sila ng Mactan Channel. Hindi na po sila iaalaw na makapasok doon. Sir, would this mean there are schedules for like like for example, yung papuntang Bohol na walang biyahe niya? Opo. Actually, sir, last week pa po, no, nag-issue na po tayo ng notice to mariners sa mga maritime stakeholder natin para i-address tong mangyayari ngayon yung Sinulog fluvial precession. The mere fact that we are going to cancel yung entry and exit sa Mactan Channel from 4 a.m. to 8 a.m. sa January 19, wala rin po tayong magiging biyahe on that span. But after 8 a.m., sir, makakapasok na po at magre-resume na ulit naman. Mailang biyahe yung affected, sir? Yun sir yung mga minomonitor natin, but yung regular trips po on that time wala po. Okay. Yung po yung cancel. We also have a national notice to mariner na po na na-issue po ng higher headquarters namin sa Philippine Coast Guard, in which we are also informing all vessel nationwide po that we will going to have a fluvial precession and the Mactan Channel will be closed at this moment in time. Sir, if ever, kasi there's a possibility that this LPA will turn into the first typhoon for this year. And it might be that PAGASA will issue gale warning. So, for the fluvial precession, there are small vessels yes, that will join the fluvial. What will we do for with that? Actually, sir, isa yun sa mga challenges natin. And yun sa mga devotees natin, may times na hindi talaga natin sila napipigilan on that on that case, no. So worst thing to happen po is yung talaga yung weather disturbance na magkaroon ng gale warning. But ito naman pong Mactan Channel natin is considered as a special area. So na nako-cover po siya ng island, in fact hindi po masyadong affected siya during tropical depression. And yet kapag mayroon pong mga yun nga po, kung magkakaroon po ng typhoon, tropical typhoon signal warning dito sa Cebu, that would be the moment in time na ipapa-cancel talaga natin yung Sinulog fluvial precession. But in case na wala naman po, we will study po, pag-aaralan natin kung itutuloy pa po ba natin or hindi yung fluvial precession based pa rin po sa current weather condition po kung wala pong signal dito sa Cebu. So yun po yung mga options na gagawin natin. Well, the Philippine Coast Guard Central Visayas is always erring in the side of safety pa rin po. So for the first time, the fluvial precession will have the NTC approved that there will be no mobile signal. Will this affect our security or in terms of our sailing? Yes, no, sir. So that is part na rin po ng plan namin, and we already anticipated na magkakaroon po talaga ng cancellation ng signal all over the Cebu province or Cebu area po, Central Cebu, no?
Na-anticipate na po namin yan, but we have contingency plans po with regards to that matter. The security and safety procedures and system na ikakandak po natin during Sinulog fluvial procession will not be affected because we have these radio communications which will not be affected po by the cancellation of the networks. So do we have any figure na sir kung pila ang mo join sa Thank you for that question, ma'am. No? As of the moment, ma'am, napaka-konti pa lang po talaga nung nagpapa-register. Mabibilang mo sa mga daliri mo, sa kamay mo kung gaano sila kadami. Ganun pa lang po ngayon. That's why we encourage sila ngayon na magpa-register na po as of the moment. Kasi alam niyo naman po tayo mga Pinoy na last minute dun humahabol na nagpapa-register. And ang final registration po namin will limit po hanggang bukas ng alas 5 ng hapon. So kung makakapagpa-register na po sila, first thing to do po is to go to Marina, secure a special permit. After securing a special permit, go to the substation, station Coast Guard will give them a specific flag, colored flag, on what specific division they should be into. Pero sa Marina, sir, may bayad? Ang alam ko po yung special permit may bayad. Sir, so, what are the do's and don'ts sa mga sasali sa vlog? Yes, the do's and don'ts, number one po, bawal ang drones. Kung gusto nila magpalipad ng drone, it will be shut down po during the fluvial procession. And during the Grand Sinulog Parade, bawal din po yan. The whole festival po, ang alam po, bawal din po ang drone. So sa amin din po, bawal ang drone. Bawal ang balloons. Kasi po may helium yon, flammable. Yung pong mga bags na dadalhin nila, as much as possible, iwasan na lang magdala ng bags. Magdala po ng bags sa plastic or transparent para nakikita po yung laman niya. And then magdala din po ng mga inumin, yung mga sasama sa fluvial procession, and as much as possible, yung mga bata po, huwag na lang po natin isama dun sa fluvial procession kasi po we expect na baka magiging siksikan yan and will pose danger po sa mga bata. Nevertheless, tayo po sa Philippine Coast Guard, we have standby in coordination with City Disaster Risk Reduction Management Council. Meron po tayong naka-standby na 5 ambulance sa Pier 1, 2, 3, 4, 5 in any event po na mga kailangan ng medevac, yung pong ating mga floating asset will proceed dun sa mga respective pier adjacent po dun sa medical evacuation areas po natin. Meron din tayong medical ambulance sa Muelle Wharf kung saan dun po iboboard yung Santo Niño. And meron din po tayong mga doktor